purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Hallelujah! Glory to Jesus. Alam kong kanina ka pa naghihintay, kanina ka pa nakatutok, ready na ang iyong laptop, ang iyong gadget, ang iyong smart TV upang sa ganoon ay makapanood ngayong Friday live streaming natin. Habang may lockdown, ay ito yung ating araw at oras ng ating live streaming Wednesday and Friday 5 p.m. and every Sunday 10 a.m. and 3 p.m. At kung hinihingi ng pagkakataon, maaring madagdagan ng araw, maaring madagdagan ng oras. At kagaya ng dati, iyong i-like, i-share, i-watch stream, i-repost ang Kingdom of Jesus Fellowship Facebook fan page. Huwag mo lang pinapakinggan, gawin mo. Iyong i-like, i-subscribe sa YouTube channel, ang KOJF Church. KOJF Church YouTube channel. I-like, i-share, i-subscribe mo. Huwag mo lang pakinggan, gawin mo. Sa purihin ang pangalan ng ating Panginoon, taas po natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Tayo po ay manalangin sa Diyos. Hallelujah! Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos na buhay. Dakilang Ama naming sumasalangit, sa pangalan ni Kristo Jesus, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ikaw po muli ang siyang sumama at gumabay at pumatnubay po sa amin, sapagkat sa ganang sarili namin wala po kaming magagawa. Cleanse us with your holy blood and make us worthy in your sight. Father God, let your Holy Spirit be with me, be with us in this place this day. At sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood, be with them, Lord, in Jesus' name. Touch us, God. Save us. Heal us. Perform miracle. Do great and wonder things, Father God, sa aming mga buhay. Kasama na po ang aming mga pinapag-pray, mga mahal sa buhay. At idagdag mo rin po, O Diyos, ang aming minamahal na bansang ito, Panginoon. Higit sa lahat, ang aming minamahal na iglesia, Panginoon, ang Kingdom of Jesus Fellowship para sa bansang ito at para sa buong mundo. Salamat po, Ama, ng marami sa pangalan ni Kristo Jesus at ang bawat sa'yo magsabi ng malakas na Amen! Malakpakan natin ang Panginoong Diyos sa buhay. Hallelujah! Brother Eric, nakatago ka rin. Tingnan mo nga kung nakalive po tayo o tayo ay nakapantay tayo. Glory to God. Praise the Lord. Glory to God. So, mga minamahal, sa oras na ito, purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa buhay, ay ito po ang sinasabi rito sa 1 Thessalonians. Glory to God. 1 Thessalonians, yan, chapter 1 or chapter 5. 1 Thessalonians chapter 5. Unang Thessalonica, kapitulo 5. 1 Thessalonians chapter 5. Praise the Lord. 1 Thessalonians chapter 5 verse 20. 1 Thessalonians 5:20. Yan, dinahandahan ko upang sa ganoon ay maihanda mo na ang Bible mo. Dinahandahan ko upang sa ganoon ay maihanda mo na ang notebook mo at makapag-jot down ng mga revelation. Ano ang kaibahan ng ating live stream? Marami ring nagla-live stream ba? Maraming nanggagaya, maraming nangongopya, marami ring nagpipreach, nagsisermon through social media or through internet. Ano ang kaibahan natin? Tayo po ay tinawag, tinayo, isinugo ng Diyos sa huling kapanahonan ito. We have mandate from God. We have the prophetic and apostolic anointing, strong prophetic and apostolic anointing, signs and wonders follows during and after the preaching of God's word. Hallelujah. And not only that, ang ipinapangaral po rito ay a now word, a word from the word, a rhema word of God. Yung iba, pinapangaral nila salita lamang ng tao, salita lamang ng relihiyon. Tayo hindi, talagang salita ng Diyos. At hindi lamang basta-basta salita ng Diyos, napapanahong mensahe, updated, prophetic na eh. A now word, a word from the word, hallelujah, a rhema word of God. So purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos na buhay, 1 Thessalonians 5:20. Ito po ang sabi rito, do not treat prophecies with contempt. Do not treat
prophecies with contempt. Verse 21, test everyone, hold on to the good. Test everything, hold on to the good. Do not treat prophecies with contempt. Test everything, hold on to the good. 1 Thessalonians 5:20. So mga minamahal, nais ng Panginoon lahat ng kapahayagan, especially prophecy or hula, prediction, ay kinakailangang suriin daw natin. Kaya sa bawat nangangaral, sa bawat grupo, sa bawat samahan, dapat sinusuri talaga yan eh. Kaya kung merong ayaw magpasuri, hindi tama yun. If we don't want us to be tested, it's not good. God wants us to be tested. God wants everybody, everything to be tested. Nais ng Panginoon na ang bawat isa ay glory to God, ay masuri. So, purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya po, sa oras pong ito ay ilagay po natin ang malalim sa puso natin yan. Dapat ba nating suriin si ganito? Dapat ba tayong magpasuri? Yes, dapat. So, mga minamahal, pag-aralan po natin ang prophet and prophecy. Prophet and prophecy. Pag sinabi natin prophet or prophecies, tao yun. Prophet and prophecies, these are persons. Pag sinabi natin prophecy, ibig sabihin, yun po ay kapahayagan. Salita. It is a word, prophecy. It is a prediction. It is a warning. It is a foretell. Ibig sabihin, yung mga hindi pa dumarating ay binababala na, sinasabi na, ipinapahayag na. Yung pang ibig sabihin ng prophecy. Pag sinabi naman nating gift of prophecy, iba pa rin yun. No? Ang gift of prophecy, yun ay isang tao na hindi prophet, hindi prophetess, but she or he has a gift of prophecy. Naunawa natin, sinusulat mo ba? Pag sinabi mong prophet and prophetess, these are persons. Pag sinabi mong prophecy, it is a word of a warning, a word of encouragement, a word of prediction, a word that is what will happen in the future. Yun ang ibig sabihin ng prophecy. Pag sinabi nating gift of prophecy, ibig sabihin hindi tao yun, no? O tao yun. Tao yun. Tao na merong gift of prophecy, but he or she is not a prophet or a prophetess, but she or he has only a gift of prophecy. Gets po ba natin? Ayan. He has a person who has a gift of prophecy, is not a prophet nor a prophetess. Kasi pag prophet lalaki, pag prophetess babae. But he or she has only a gift of prophecy. Kaya it doesn't mean na ikaw ay nagpa-prophesy o merong nagpa-prophesy, prophetess or prophet na agad kayo. No. Pero pag ikaw ay prophet or a prophetess, if a person is a prophet or a prophetess, of course, he or she is prophesying. Ngayon, may tinatawag ng mga false prophets. Ito yung mga nagdi-declare na sila yung mga propeta. In fact, they are not. Declaring that they are prophets of God, prophetess of God, that but they are not. These are the false prophets. Pag sinabi natin false prophecy, they are claiming that the prophecy comes from God, and yet it is not come from God. It is only a product of human mind. That is false prophecy. Pag sinabi naman natin inaccurate prophecy, dapat nililista mo ito. No, alam ho ninyo, minsan ako po'y nalulungkot eh. Marami pong connect ng connect sa akin, tanong ng tanong. Eh, matagal nang naituro yan, matagal nang nasabi yan eh. Matagal nang naipangaral yan eh. Eh, ang problema mo lang, hindi ka kasi nag-jot down eh. And secondly, you are not keeping your old notes.
So you have to keep your notes, whether it is new or old, and you have to jot down the good message and the good revelation. Alam mo ba, mas marami kang alam, mas marami kang naliligtas, mas marami kang alam, mas marami kang nasasagot na tanong upang sila'y madala sa tama. Yung mga kagulumihan ng isip nila'y ma-correct natin, maitama natin. So please, get your Bible, jot down the note, and keep your notes, no? Keep it. Ganun yun. So, yun yun, mga minamahal. Pag sinabi nating inaccurate prophecy, eto na tayo. Pag sinabi nating inaccurate prophecy, maybe she has or he has a gift of prophecy. Maybe she is a true prophet of God or a true prophetess of God. But the problem is this. She speaks or he speaks in a hurry without the leading of the Holy Spirit. Kasi tao eh. Tao na maaaring magpadalos-dalos, magpabigla-bigla. Wala namang pinapasabi si Lord. Hindi namang pinapagsalita ni Lord. Ay, gustong mag-prophesy. Pinapairan yung pagkatao. Kaya meron siyang gift of prophecy. Siya ay prophetess or a prophet. Pero ang kanyang binitawan is inaccurate prophecy. Bakit? Kasi nga nagmadali. And I believe with all of my heart, that prophet from Malaysia, I do not know if he is still alive. He went here many times in the Philippines and conducted prophetic conference here in the Philippines. And he prophesied that Enrile will become the next president after during the time that President Fidel V. Ramos became a president. Yun yun. Andun ako mismo. No? Andun din si Enrile. Si Enriling convicted sa kanyang kasalanan. Pero napakawalan, napatawad dahil matanda na. Ganun pala yun. Kapag meron kang gustong patawarin, eh, kaya mong patawarin. Pag ayaw mong patawarin, hindi mo papatawarin. So, yan. That is the problem that the grace, the mercy, the law does not apply to all. Many times, the law applies only to, not to all, and grace and mercy applies not to all. Pero si Enrile pinalad. Kasi convicted eh, matanda na raw. Yun yun. Maraming napordan, di ba? Maraming naparol. Ang Pangulong Erap. Dating Pangulong Erap, dating Pangulong Gloria. Mga ano yan eh, alam ko eh, kung di ako nagkakamali eh. Yan ay mga na-convict yan eh. Pero mga naparol, napordan. Yun ang pagkaalam ko. At marami pa, di ba? Maging si Robin Padilla. Yan, alam ko, ganun din. Nabigyan ng grasya. Kaya yun ang hinihiling ng minsan ng marami. Kung may nabibigyan ng grasya, no? If many are receiving grace and mercy, why don't we extend it to others? Why we are applying only to some? No? If the law must be applied to all. That is the saying of many. But you know, let us admit the truth that sometimes mercy and grace does not apply to all. And the law sometimes does not apply to all. Let us admit that. So, kinakailangan talaga natin matinding pananalangin eh, na that the Lord will intervene if a person should be given grace, mercy, or be convicted or not. Kapag ang tao ang nasusunod, let justice of the Lord prevail. Let the will of the Lord prevail. So, purihin ang pangalan ng Panginoon.
Glory to God. So, yun ang ibig sabihin ng inaccurate prophecy. Ang inaccurate prophecy is a person has a gift of prophecy. A person is a true prophet and a true prophetess of God, but she speaks in a hurry without the leading of the Holy Spirit. Kaya yung prophecy niya, mali. Kagaya ng propetang nang galing ng Malaysia. Ilang beses yan eh, na nagpunta ng Pilipinas. Eh, nandun din si Enrile, nandun din ako. Eh, si Enrile, kumuha siya ng towel. Alam ko, parang good morning towel yun eh. Yung kulay puti, nilagay niya sa likod ni Enrile. Inanoint niya si Enrile. Sabi niya, you will be the next president of the Philippine Island. And yet, it didn't happen. Why? And I believe with all of my heart, na ang nakita niya sa dream niya was not Enrile, but was Fidel B. Ramos. Kasi, halos magkamukha yan eh. Halos pares Ilocano yan eh. Halos pares na dating nasa ilalim ni Marcos yan eh. Pares ding tumatakbo pagka-presidente. Kaya, I believe with all of my heart, a prophet from Malaysia, what he saw in a dream is the former president Fidel B. Ramos, the former chief of staff of Cory Aquino, Corazon Aquino, the former president Corazon Aquino. Glory to God. Corazon Aquino became the president of this nation even though he was just a housewife, just to stop, no, the more than 20 years of dictatorship. Isipin mo, haba nun. Mga 20 years o 21 years na ako nagkakamali. Mahirap ang buhay nung panahon ng Marcelo. Grabe yun. At kung tatanungin mo eh, ayokong maibalik yun. At hindi papayag ang mga taong maibalik yun. Magkakaroon uli ng people's power and sa revolution or tinatawag natin God's power revolution. Glory to God. So, purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Kaya, that is an accurate prophecy. So, naipaliwanag ko sa munting saglit, no? What is a prophet? What is a prophetess? Kung na-late ka, balikan mo ito, no? Ito ay nasa YouTube natin, kay OJF Church. Glory to God. At kayo pong mga nakikinig at nanonood, magpasalamat kayo, ha? Na maraming tapat na mga viewer and listener natin from the Philippine Island and from the nations of the world. Maraming mga matatapat na mga kapatiran sa Kingdom of Jesus Fellowship, patuloy na nagbibigay ng tithes, offering, first fruits, pledges, donations, love gifts, permissions, etc. Kaya nagpapatuloy ang Kingdom of Jesus Fellowship. At marami pong tumutulong sa lingkod ng Diyos. Yan, kagaya ni Brother Eric, malaking tulong sa atin yan. At yung mga iba pa natin na mga pastor at pastor, mga leader pa natin sa iba't ibang lugar na malaking tulong sa atin para tumakbo po ang Kingdom of Jesus Fellowship. To those who are behind me and my family, to those who are besides me and my family, from the bottom of our hearts, we just want to thank you all. Palakpakan natin ng Lord sa kanilang mga buhay. Kasi ang pinapalakpakan lang natin palagi, mga nurse, mga doktor, mga sundalo, mga basorero, mga janitor, mga nagtitinda sa kalye, mga food angkas drivers. Yan lang lagi pinapasalamatan natin, yan lang lagi ang pinapalakpakan natin eh. Yan lang lagi ang binibigyan natin ng suporta eh. Eh nakakalimutan natin yung mga nananalangin, mga nag-aayuno, mga nangangaral, mga nag-aasikaso sa Facebook, mga nag-aasikaso sa YouTube, yung mga nagbibigay ng tithes, offering, and send first fruits, donation, love gift, mission, eh nakakalimutan natin sila eh. Kaya palakpakan natin ang Panginoon sa atin, sa kanilang mga buhay. Praise the Lord. Glory to God. So purihin ang pangalan ng Panginoon. Ano naman ang ibig sabihin ng word of knowledge and the word of wisdom? Ano ibig sabihin nun? Word of knowledge, word of wisdom, or interpretation of tongues, o yun. Ano bang ibig sabihin nun? Ito, pakinggan natin ito. Mga makikita ninyo yan sa aklat ng ano eh, sa Korinto. Yan, we could see what we are studying in the book of 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12. Yan.
1 Corinthians chapter 12. Tingnan natin. Yan. Mga kapatid, ngayon tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Yun yun. Regarding the gifts of the Holy Spirit, we should not be ignorant. We must have knowledge. Yun ang nais ng mga totoong apostol ng Panginoon, kagaya po ni Apostol Pablo. Yan, 1 Corinthians chapter 12 verse 1, binasa ko po kanina. Dito kasi sa Bible ko, I mean dito kasi sa cellphone ko, may naka-download ditong magandang balita eh. Praise the Lord. Glory to God. Sabi ko nga po sa inyo ha, ingat kayo sa pagda-download, ingat kayo sa pagbibili ng mga Bible. Eh, mas maganda yung mga old issues eh, yung mga old printings. Yan, kasi yung mga bagong mga printing na ngayon, eh, pinagluloko ni Satanas eh, pinagbabawasan. And that's true. Yan, like the NIV, no? The NIV version released by Zondervan and other publishers, no? Before, no? Maganda. Pero yung mga bagong ngayong publisher ng NIV, naku, putol-putol na yan. Walang problema sa Bible eh. Ang problema sa mga nagpapublish, sa mga nag-iimprenta, na i-influence ni Satan to pervert what is written in the Bible, to cut, no, the some essential words and phrase and verse from the Bible. Yun ang problema. Yun po yun, mga minamahal. Glory to God. So sa 1 Corinthians chapter 12, sabi rito, "Now about spiritual gifts, brothers, I do not want you to be ignorant." Yan. Ayaw daw ng Panginoon na tayo ay maging ignorante. Sa verse 4, "There are different kinds of gifts, but the same Spirit. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but the same God works all of them in all men." Trinity, oh. Ang daming Trinity sa Biblia. There are so many verses in the Bible that teaches about the Holy Trinity. Yun yun. Yung mga ayaw maniwala sa Holy Trinity, eh ayaw nga kasing maniwala. Anong magagawa natin? May ayaw eh. Pero ikaw na gustong maniwala at naniniwala, meron talagang Holy Trinity. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, these three are one. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, these three are one. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Glory to God. Praise the Lord. Praise to the Father. Praise to the Son. Praise to the Spirit. These three are one. Praise to the Father. Praise to the Son. Praise to the Spirit. These three are one. Hallelujah. 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 Glory to God. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Naalala ko, no? Ikwento ko lang to ng konti. Dagdag lang ito eh. Nung bata pa ako, maganda yung boses ko eh. This is not a joke. At nakakasali rin ako noon sa mga singing contest. Kung hindi man nag-champion, nananalo naman. At kapag ako'y kumanta na noon at narinig ito ng sino po man, sabi nila sa nanay ko, si Nanay Cora. Sabi, "Galing Cora, ganda pala ng boses ni Ricky." Sabi ng ganoon. Isa sa mga palayo ko si Ricky. I have so many nicknames. And I could say that my beautiful voice, I inherited it from my mother. Yan. Kaya si J.I., maganda boses niyan. Si Joseph, maganda boses niyan. Eh, lalo na si Joshua. Ang ganda boses niya, mga tinatago lang yan eh. Pero higit sa lahat, si
si Joseph, tsaka si J.I. Mga ganda, yan ang talagang magagaling, magaganda boses. Si Joshua, marunong lang kumanta. Pero magaling si Joseph, tsaka si J.I. Si John Emmanuel. Glory to God. Praise the Lord. Pa-special lap number natin. Praise the Lord. Eh, kaya lang, kainom ko ng ano, kakainom ko at kakakain ko ng malamig. Hilig ko kumain ng malamig, uminom ng malamig, kumain ng matamis. Nagkaroon ako ng tonsil pharyngitis. Yung isang tonsil lang ang sumasakit. So, and my doctor said, Dr. Kapula, I believe, an EENT. EENT pa kasi noon eh. Ngayon eh, hiwalay na yung eyes eh. ENT na lang eh. Eyes tapos ENT na lang. Ear, nose, throat. But before, EENT. My doctor, Dr. Kapula, I do not know if Dr. Kapula is still alive. The last time I saw his clinic, it was along Commonwealth Avenue. Yes, I saw his clinic there. And according to my doctor Kapula, he said to me na I will be operated. Tatanggalin yung tonsil ko kasi nga may tonsil pharyngitis ako eh. Kainom at kakakain ko ng malamig. But you know, before Dr. Kapula operated me, I got born again. Na-born again ako. So nabasa ko sa Bible that the Lord is performing miracle, healing the sick. Kaya ang ginawa ko, nag-pray ako sa Panginoon na huwag na akong maoperahan. And miraculously, Dr. Kapula did not operate me. He did not operate me. I was healed by the power of God. My tonsil pharyngitis was healed by the power of God without an operation. And if I could remember, Dr. Kapula also wants me to operate in my sinusitis. I have a sinusitis. Mura pa operasyon nun. Binata pa ako nun eh. Eh ngayon, tatlo na yung anak ko. Yung panganay ko, mag-aasawa na. Nag-propose na eh, will you marry me? Baka hindi mo alam, hindi mo napanood yun. Glory to God. Eh binata pa ako noon. Alam mo kung magkano ng operasyon noon? 1,000 lang. 1,000 pesos for the sinusitis and 1,000 pesos for the tonsil pharyngitis. And I believe exclusive of medicine, maybe exclusive of hospital. I believe, I do not know kung yung 1,000 yun, it's just a fee for the doctor, a doctor's fee. But I believe it's exclusive of medicine, exclusive for the hospital fee. But you know, I was healed miraculously from my tonsil pharyngitis and from my sinusitis. Glory to God. Kaya kahit na COVID ang sakit mo, COVID-19, COVID-20, COVID-30, wala na yun eh. Kasi 19 na lang yun eh. Joke lang naman yung sakit. Kahit na ano pang sakit mo, God can heal you. Ang sabi ko po, kahit na ano pang sakit mo, God can heal you. God can perform miracle. Ano man ang problema, pagsubok laban na dinadaanan mo, God can answer your prayer. Can miraculously answer your prayer. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. So, glory to God. Kaya ayun, sira tuloy boses ko. May mabuti na lang, sumasamba alaga ako sa Panginoon. Eh, nakabalik ng konti, bagamat hindi gana. So, purihin ang pangalan ng Panginoon. Hindi mo alam, dati akong gitarista ng church. Yes. Bago ako naging mangangaral, naging gitarista rin ako ng church. Ako nga ang unang gitarista ng church eh. Opo, ako ang unang gitarista ng iglesia natin eh. Ako po. Sa ngayon, hindi na ako nakakapag-gitara. Ako nagturo sa mga kapatira natin eh. Eh ngayon, mas magaling pa sila sa akin mag-gitara. Ako, gitara lang alam ko, hindi pa ganap. Ngayon, ang gagaling nila, keyboard, drums, yan. Ang alam ko, gagaling pa yung mga yan eh, flute. Violin. Yung, alam ni Brother Eric yan. Glory to God. And different instruments. Praise the Lord. So yun ang kwento ko lang ha. Dinagdag ko lang yun. Kaya mainit ang panahon ngayon. Habang nangangaral ako, init ng panahon ngayon. Pero gusto kong sabihin sa iyo na ingat ka sa malalamig at matatamis ha. Delikado yan. Hindi ka lang mabubungi yan. Hindi lang masisira boses mo. Hindi ka lang mag-aaroon ng tonsillitis niyan.
eh ano pa yan, delikado yan kasi malamig at matamis, eh daming sakit binibigay niya pag sumusobra. Kasama na yung diabetes, pagkasira ng ipin, dami yan. So, hinay-hinay lang. Medyo-medyo lang, tamang-tama lang. Sabi nga sa English, moderation. Moderation. Pero pagdating sa alak, walang moderation. Totally, bitawan mo ang alak. Totally, bitawan mo ang sigarilyo. Lahat ng bisyo kasalanan, totally, bitawan mo. Praise the Lord. There's no moderation. Glory to God. So, purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa buhay. Ituloy natin ang ating pinag-aaralan at malapit na ho tayong magwakas. Ano yung tinatawag nating interpretation of tongues? Para ding prophecy yung interpretation of tongues eh. Yung magtatangs ka muna, urarabashiri ribiyan dalalahan na tapos i-interpret mo. Para ding prophecy yun, pero iba yon. Ang gift of word of knowledge naman ganito. Ang gift of word of knowledge, nalalaman yung past mo at nalalaman yung present mo. Pag sinabi natin gift of word of wisdom, hindi lamang past, present, pati future mo nalalaman. Gift of word of knowledge is nalalaman ang nakalipas mo at ang kasalukuyan mo. Ang gift of word of wisdom, not just your past, not just your present, but including your future. Like this, oh. Merong nanonood na ikaw ay may ulcer, kaya ka nagka-ulcer kasi manginginom ka. That is word of knowledge. Yan. At ang Panginoon ay pinapagaling ka. At gusto kong sabihin sa iyo na hindi na babalik ang ulcer mo, and that is word of wisdom. Example lang yan. At sa Kingdom of Jesus Fellowship, ako, ang aking pamilya, at ang mga naturuan sa ilalim ko, eh, ang dami na ho naming napagaling. Naturuan ko na pong mag-prophesy, mag-cast out ng demonyo. Naturuan ko na ho sila ng marami pang gifts of the Spirit. At iniikot nga natin ang buong Pilipinas at buong mundo eh, para turuan sila eh. That is my job as a prophet, as an apostle of God. May mandate sa Panginoon, may experience, glory to God, and may anointing. Eh siguro ba, ayan ang tanong mo, lingkod ng Diyos, ang title mo, brother, pwede kang tawagin lang sa pangalan. Ang title mo, pastor, di, pastor. Pero title mo rin, apostol. Bakit? Lahat yan, ako yan. Depende kung saan ako pwedeng mag-function. Glory to God. Title ko rin, Papa. Kagaya ngayon, sinasabi ng anak ko, si Joshua, Papa, bayad tayo ng dorm. Magbabayad naman na naman kami ng dorm niya. Eh, wala namang tao rin sa dorm niya. Noong nakaraan, nagbayad ako eh, magbabayad na naman. Naniningil na naman yung ano niya. Landlord niya. That is wrong. Nasa lockdown tayo, maniningil na naman. May gulay. Glory to God. So, naunawaan natin. Interpretation of tongues ganito. Urarabashiri ribiyan dararahanda, tapos i-interpret. Ang word of knowledge ganito. Ikaw ay may ikaw ay pinapagaling sa ulcer dahil ikaw ay manginginom noon. That is the word of knowledge. At ikaw ay at hindi na babalik ang iyong ulcer, no? Dahil hindi ka na iinom ng alak. That is word of wisdom. Glory to God. Ngayon, meron tanong. Ito ang tanong ngayon na gusto kong itakil natin before I close. Glory to God. Lingkod ng Diyos. Diba hinamon ni Vice Ganda si Apollo si Kibuloy ng Davao? Yan. Ang pangalan ng church ni Kibuloy, Jesus Christ, the name above every name. Apollo si Kibuloy ng Davao. Jesus Christ, the name above every name. Sa ngayon, ang alam ko, yung kanyang kaharian doon, pwede mong nang pasukin eh. Kaya lang, may bayad. May entrance fee, yun ang alam ko. And secondly, there are so many restaurants inside para kumain ka, para kumita ka. But as you enter into His kingdom in Davao, Apollo si Kibuloy, I believe there is an entrance fee. Yun ang pagkaalam ko, no? So, correct me if I'm wrong. So, mga minamahal, si Apollo si Kibuloy ay naging masyado siyang naging trending, nag-viral siya, kasi gusto niyang pahintiin yung lindol eh.
Di ba? Ngayon, umentra itong si Vice Ganda. Alam mo, si Vice Ganda, sa sarili kong opinion, matalino ito eh. Magaling magpatawa. Kaya lang, yung ikaw ay lalaki na pinipilit mong maging babae ka, and that is wrong. Kung pag-uusapan natin ang Biblia, ha? Not the opinion of men, but what is written in the Bible. At saka yung mga green jokes, mga bad jokes, and that is wrong. At saka yung magbibiro ka tapos aatakihin mo yung ibang tao, and that is wrong. May magbiro ka, atakihin mo na lang yung sarili mo. Ganun yun. So ngayon, mga minamahal, hinaamon ngayon ni Vice Ganda itong si Kibuloy. Kayabang naman ito ni Apollo si Kibuloy. Abay, papahintuin yung lindol. Sabi niya, sige nga, pahintuin mo nga yung probinsyano. Kasi yung probinsyano, ilang year na yan eh. Sa totoo lang, marami akong lugar, pamilya, hindi naman bansa. Hindi, yung sa ibang bansa, hindi ko alam kung marami akong bansang napuntahan. Ang ibig kong tukuyin, hindi ako sure dun sa ibang bansa kung pinapanood yung probinsyano. Pero dito sa Pilipinas, marami akong bahay, marami akong pamilya, at marami akong probinsyang napuntahan sa Pilipinas. Kahit sa mga palengke, mga terminal, nakikita ko probinsyano talaga pinapanood. That's true. Kaya naghamon si Vice Ganda. Ang sabi ni Vice Ganda, napakayabang naman ni Apollo si Kibuloy. I-Google mo, i-YouTube mo, tingnan mo siya. So, makita mo. Sige nga, pahintuin mo yung probinsyano. Sumagot ngayon si Apollo si Kibuloy. Ito ang sagot niya. Hindi lang ang probinsyano, kung gusto mo, pati ABS-CBN. Anong gusto mo? Isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, apat na buwan? So ngayon, nasara ngayon ang ABS-CBN. Pansamantala. At ngayon, ito ngayon ang pinagtatalunan. Ito ngayon ang pinagdidebatehan. Ito ngayon ang nagiging division ng mga Pilipino, ng mga government officials. Even the church, the body of Christ, is divided because of the lockdown, the shutdown of the ABS-CBN. Ay ako, pinag-aaralan ko to ng malalim eh. Kaya nga, tayong mga nakikinig at nanonood, mga kapatiran, no? Mga kaharian ni Kristo Jesus, patuloy nating samahan sa prayer and fasting at tulungan natin. Ngayon nga, iniwang ko si Diyos doon sa kabila eh. Nandito ako sa bahay na ito na hindi kami dito nakatira nung kami sa kabila nakatira. May walang tao rito ngayon pansamantala, i-caretaker tayo rito. Glory to God. Tubig, ilaw, internet. Sino kaya magbabayad dito? Siguro ikaw. Glory to God. O sila. O tayo. Praise the Lord. So mga minahiniwan ko nga doon si Diyos sa kabila kasi meron siyang exam. May online exam siya. Nag-aaral siya, may online exam siya. No? At glory to God. Pinupursigi ko nga eh. Napatuloy siyang makapag-aaral at makatapos siya. Graduate siya ng legal management cum laude doon sa UST at nagpapatuloy sa Ateneo sa Rockwell sa Makati. Second year na siya eh. Second sem, next sem, third year na siya. So pinupus ko siyang patuloy na matuto. Kasi nga, regarding sa mga ganitong mga legal issues, hindi tayo ignorant. Ganun yun mga minamahal. So sa lahat ng mga nananalangin, nag-aayuno at sumusuporta financial, marami pong salamat sa inyo. Ituloy niyo po yan para kay Jana Joshua Rasgo Carrillo. Yan ang tunay niyang pangalan. Yan. Mula siya sa angkan ng mga Irenia Rasgo at Lusabia Carrillo Diaz Bacunawa, Constantino Torriano Ritoriano Arau, ano ba yung mga lahing aming pinagmulan. So purihin ang pangalan ng Diyos. Kaya sa lahat ng mga nananalangin, nag-aayun, sumusuporta sa kanya, marami pong salamat. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Glory to God. Praise the Lord. So mga minamahal, ang tanong ay ito, nag-prophesy ba si Kibuloy at tumama ba yung prophecy ni Kibuloy na masya-shutdown, malalockdown ng ABS-CBN?
And I believe with all of my heart, hindi po prophecy yun. Hindi rin po yun prediction. Para sa inyong kaalaman, kung i-google mo, no, i-search mo, maging sa YouTube, no, glory to God, ang pagkaalam ko, minsan ay nag-prophesy itong si Apollo Sekibuloy na itong si Gibo ang magiging presidente ng Pilipinas pero hindi nangyari. So, paki-search mo, paki-google mo, kung tamang tao yung binabanggit ko at totoo yung sinasabi ko, so i-correct mo ako if I'm wrong. I'm willing to be corrected. But I, if I could remember, Apollo Sekibuloy, the head of the Jesus Christ, the name above every name, na ngayon dinagdagan niya ng kingdom. The kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Yun ang pangalan ng church niya ngayon. Eh, once predicted, once prophesied, that Gibo will become the president of this nation, and yet did not fulfill. And what is that? Oh, ganun yun. At idagdag mo pa yung doktrina niya, mali. He believe in oneness. Alam mo yung mga oneness, galing ng Trinitarian yan eh. Mga naligaw na liis ng landas. I'm very to say this thing, this truth. Maybe it hurts some, but if they will accept this truth, they will be delivered. They will be set free. Yun po yun, mga minamahal. So, yun, mali yung prophecy niya, number one. Number two, yung aral niya, mali. And number three, ito ang pinakamali. You know, Kibuloy considered in the international world as cult. Marami naman talagang cult eh. Why? Because Kibuloy, Apollo si Kibuloy is claiming that he is Jesus, the appointed Son of God. Isipin mo yun. Hindi lang false teacher, hindi lang false speech preacher, hindi lang false prophet, false God. Because he is claiming that he is Jesus, the appointed Son of God. At kung di ako nagkakamali, di ba, meron siyang kaso ah. Kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, no? Allegedly, eh, siya ay may mga pinapalabas siya, pati sa ibang bansa, na na-recruit niya, nagbibenta ng mga kakanin. At allegedly, merong mga sexual abuse, no? So, yun ay kaso na kinakailangang mapatunayan. Yun ang ibig kong tukuyin. And another thing, di ba yung sa Hawaii, na kung saan ay yung pera, yung maraming pera mula doon sa Hawaii, sa Amerika, eh, pinasok ng Pilipinas. O kung di ako nagkakamali, nakulong doon, sinagot na lang ng isang leader o miyembro niya roon at yun ang nakulong. So, find the truth. Kaya yung kay ginawa ni Apollo Sekibuloy, eh, hindi po prophecy yun or prediction. Glory to God. Ganito po yun eh. Let us put this way. Alam po ninyo, ito po yung istorya. Ayon sa ating Pangulong ginagalang, minamahal na Pangulong Duterte, noong 2016, tumakbo siya sa presidential election, nagbayad siya sa ABS-CBN. But despite he paid an amount for his advertisement, for his commercial, the ABS-CBN did not air his commercial. Na ang ABS-CBN naging biased that time, according to him. Then ABS-CBN made an apology to President Duterte regarding that incident. And they are saying that it is just an accident, it's not an intentional, sapagat naubusan na raw sila ng oras. Pero ang alam ko, binalik o binabalik ng konti-konti, ano man yung kalagayan, sa ibinayad ng Pangulong Duterte. Pero nag-warning ang Pangulong Duterte na pagkatapos na ang prangkisa ng ABS-CBN ay mapaso, hindi niya ipaparenew
Yan yun. Ipapasara niya ang ABS-CBN at ang sabi niya, mabuti, ibenta na lang ninyo yan sa iba. So, correct me if I'm wrong. I-Google mo ito. I-search mo ito. Find the truth. And we all know na ang Pangulong Duterte galing ng Davao. At ang pagkaalam ko, very close yan kay Apollo Sekibuloy. At ang alam ko, maraming suporta at maraming pagpapahiram sa sakyan, gamit, pera, everything, maraming naisuporta at naitulong, naidonate. Until now, ang pagkaalam ko, itong si Apollo Sekibuloy sa Pangulong Duterte. So it means, itong si Apollo Sekibuloy ay alam niya yung statement ng Pangulong Duterte. Alam niya. Kaya yung sinabi niya is not prediction, is not prophecy. Yun ay sinasabi niyang malamang na maiklose sapagkat yun nga kasi ang binitawan ng Pangulong Duterte. Kaya ang tanong sa pagkaka-shutdown ng ABS-CBN sa pansamantala ngayon habang pinapangaral ko to, hindi nagbabroadcast ang ABS-CBN, nasa kanila ba talaga ang kasalanan? May nilabag ba talagang batas ang ABS-CBN? Hindi pa sila nag-renew? O sinasabi nilang wala silang nilabag na batas, nagbayad sila ng tax, at nagpaparenew sila, hindi lang inaksyonan ng Congress. Ito ba ay panggigipit ni Kalida? Ito ba ay natakot ba ang NTC sa warning ni Kalida? O ang mga congressman ba ay ano ba ang dahilan nila bakit hindi nila ito inaksyonan? O nandito, nandito ba yung kamay ng Pangulong Duterte? Although sinasabi niyang iniiwan niya ito sa NTC at iniiwan niya ito sa Congress regarding the franchise of ABS-CBN. So let us know the real truth and let the truth and justice prevail. Ito ba ay suppression ng press freedom? Tayo ba ay bumabalik na sa martial law? Iyan ang mga katanungan ng marami, no? Na kinakailangan nating magbantay at manalangin at umalam upang sa ganun ay hindi tayo nagbibigay ng haka-haka lamang. Dahil ang ating programa sa radio television is Thus Saith the Lord, this is the word of the Lord. It means we are saying the truth and nothing but the truth. So mga minamahal, ang ayong pong hamon ni Vice Ganda. Ano ang hamon ni Vice Ganda? Ito ang hamon niya, di ba? Kayabang naman ito ni Kibuloy, sabi niya. Papahintuin ang lindol, sabi niya. Sige nga, pahintuin mo ang probinsyano. Eh, sumagot naman si Kibuloy. Hindi lang probinsyano, pati ABS-CBN. Oh, maaring hindi ganito yung exact word, no? Eh, malamang, sabi niya, isang anong gusto mo, isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, apat na buwan. Okay, ayun, May 4, napaso ang prangkisa ng ABS-CBN. Eh, matagal na raw sa Congress yun na bimbing. At iba't iba ang pagpapaliwanagan ngayon na magkabilang side at may mga nagsisisihan ngayon. So, brethren, patuloy tayong manalangin. Yung mga nagsasabi, no, na patungko lamang tayo sa espiritual, yung mga bagay na yan, hindi tayo dapat nakikialam. Mali. Pilipino tayo, eh. Nasa Pilipinas tayo, eh. Kaya wag mo sabihin, hindi tayo dapat nakikialam. Let your kingdom come, let your will be done here on earth as it is in heaven. So ang nais ng Panginoon, yung law ni God, yung will ni God, yung justice ni God, yung kingship ni God, yung lordship ni God in heaven will also prevail here on earth. So the Philippines must be the kingdom of Jesus. Malacanang, Senate, Congress, Supreme Court, DALG, BJMP, PNP, AFE, Correctional, Women's Correctional, Rehabilitation Center, all the courts, Supreme Courts, Judiciary Trial Courts, Regional Courts, glory to God, and all the barangay captains, LGU, local government units, down to the barangay tanod, eh dapat,
ang will ni Lord ang naipapatupad, ayun na ipapalaganap. Isaiah 9:6. And the government is upon his shoulder. So mga minamahal, listen very carefully. Kaya kung inaakala mo ang Diyos hindi nakikialam sa affair ng church, that's wrong. Glory to God. Basahin mong banal na kasulatan. Nung si David ay nagkamali, may prophet Nathan na pumunta sa kanya. At napakaraming mga hari nung mga unang panahon that they are not in the will of God. Prophets of God came to them told them to repent from evil and wicked ways. Many kings and leaders of the nations in the Bible who were depressed, on the verge of giving up, and prophets prophesied to them, do not give up, God is with you, fight, you will win the war. Brethren, listen very carefully. The word of the Lord is not only for the church. The word of the Lord is also for all the peoples of the earth. Yung sinasabi ko na ako, ikaw, ang pamilya mo, ang bayang Pilipinas, ang gobyerno, at ang bawat mamamayan, ang buong mundo, private and government sector, public and private sectors, ay dapat maging kaharian ni Kristo Jesus. Hindi ko to sinasabi dahil Kingdom of Jesus ang pangalan ng church ko. At kaya ako nagkaroon ng ganitong pangalan church. Hindi ko to pinangarap. Hindi ako na DA because of immorality. Hindi ako na DA kasi nagnakaw na ako ng pera. I am not a product of division. Hindi ako nanira ng sino pa mang lingkod ng Diyos. Hindi ako nang agaw ng Diyos. Hindi ako nang agaw ng tupa. Hindi ako nang divine. Although galing ako sa malaking church noon, tahimik ako nagpaalam. Nagpaalam ako. At ang plano ko, mag-backslide. Pagod na ako, burn out na ako. Kaya lang hindi ako pinabackslide ng Lord. Pinabalik ako sa ministry. At ito ang Kingdom of Jesus Fellowship ang tinayo ko. I am not a product of division. I was not accused of immorality at pagnanakaw ng pera and about money and slandering man and woman of God and dividing church and stealing plaques from other ministry. No, I'm not a product of that. So brethren, ang sinasabi ko at dapat mo akong samahan. Nagkita tayo, nagkasama tayo, na-revive ka, na-missionan kita, nagkaroon tayo ng bonding, nagkaroon tayo ng fellowship. Connect tayo, partner tayo. Nakapakinig ka, nakapanood ka, saan mang Pilipinas, saan mang panig ng mundo, na-revive ka, gumaling ka, partner tayo. Use your money, use your possession, use your everything, use your life, use your breath, use our everything. Let us bring the Philippine Island, the church and the nations of the world, most especially ourselves and our family. Make us all a kingdom of Jesus, and may we fulfill our destiny in Jesus Christ. May we live for Christ, live like Jesus, and do the will of the Father till the last breath of our lives. And that is the mandate of the Kingdom of Jesus Fellowship. Kaya pinapahintulutan ng Diyos at patuloy niyang pahintulutan till the last breath of my life, till the rapture of the church, kasama ka. Ipapahayag natin at gagawin natin ang bayang Pilipinas, ang church at ang buong mundo to become a kingdom of Jesus. We will deliver this nation and the nations of the world. We will deliver ourselves, our families, the governments, and all the citizens of this land and the citizens of this nation, we will set them free. We will deliver them from the kingdom of darkness and the kingdom of Satan into the kingdom of light, into the kingdom of Jesus. So purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Isama rin natin. Ang pinag-aralan natin is about the gifts, about the prophets or prophecies,
and the prophecy. Ayan ang pinag-aralan natin. At natutunan natin ano ba yung propeta or propetisa, ano ba yung gift of prophecy, ano ba yung inaccurate prophecy, false prophets, ano ba yun? Ano ba yung gift of word of knowledge, gift of word of wisdom, ano ba yung interpretation of tongues, natutunan natin yan. Napakahalaga nito. At maraming churches hindi ito alam. At maraming bishops, pastors, hindi nila ito alam. Maraming leader ng iglesia at reliyon, hindi nila ito alam. Nag-aral ako ng Bible school. Ito ang kulang ng Bible school. The gifts of the Spirit and the move of the Holy Spirit. Natutunan ko ang pneumatology, the doctrine about the Holy Spirit, the teaching about the Holy Spirit, the theology about the Holy Spirit, pero hindi ko nakilala ng malalim ang Holy Spirit. Mabuti na lamang may mga totoong lingkod ng Diyos na ginamit niya at higit sa lahat siya mismo, ang Holy Spirit, nagpakilala, tinuruan ako na makilala ang Holy Spirit. Kaya kung ikaw, si Maria, si Santo Niño, mga santo't santa ang pinagdidiskitahan mo, mga ribulto, yan ang binivenerate, binu-worship mo, hindi mo kilala ang Holy Spirit. You are ignorant. If you are ignorant about the Holy Spirit and who is the Holy Spirit, the works and ministry of the Holy Spirit, the leading and the anointing of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit, puro ka Maria, puro ka ribulto, puro ka santo, santa. Patay na tao, pray for us. Mga ribulto't mga imahin, pray for us. Save us, help us. Santo ganito, santa ganito, pray for us, help us. Oh. Sipin mo yun. Instead of asking, no? The Father in Jesus' name and through the power of the Holy Spirit, you are asking that dead man, dead woman. You are asking a stone, a metal, a wood to help you. You are asking a live person or a dead person to help you instead of helping, asking the help of God. Yun po ang problema. So, sinasagot ko po ang tanong sa oras na ito. Hindi po nag-prophesy si Kibuloy. Alam lang niya na talagang May 4 ang pagkatapos ng prangkisa ng ABS-CBN at maaring hindi na makapagpatuloy pansamantala o maaring tuloy-tuloy kapag hindi inaprobahan ng kinauukulan ang prangkisa ng ABS-CBN. So, ang magagawa ng ABS-CBN ay umapila at tigit sa lahat humingi ng tulong mula sa ating Panginoon. Pero ang pinakadiin ko rito, hindi po nag-prophesy si Apollo, si Kibuloy, sapagkat siya ay oneness, meron siyang false prophecy, at siya po ay may mga kasong kinakaharap. So, ayon po sa ating nababalitaan, correct me if I'm wrong, pero ang higit sa halam, alam ko at sigurado ako, na mismo ay sinasabi niyang siya si Jesus, the appointed Son of God. That is false God. So, purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Taas po natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Panginoong Diyos, salamat po. Dinala niyo kami sa tama, sa totoo, sa may mandate, sa may anointing, may karanasan. Father God, you are bringing us to the kingdom of Jesus. And we are partner of this mandate, of this church, of this fellowship, to bring the Philippine Island and the nations of the world, to bring us and our family, the body of Christ, the government officials, the ordinary citizen, lahat po ng tao, kami po'y naging kapartner para maging kaharian mo. At nagpapasalamat po kami na una na po kami naging Kingdom of Jesus. Marami pong salamat, dakilang Ama, and Lord, thank you for using us, Lord, to share your word, partners, Lord, to share your words, partners, Lord, to finance and to support your word, your church, your kingdom,
Lord, partners, Lord, side by side, Lord, with the man of God in this final hour, kami po'y dinala niyo sa tabi, sa likuran ng totoong lingkod mo, sinama niya kami sa totoong iglesia, kasama sa pananalangin, pag-aayuno, kasama Panginoon sa pangapagkakaloob at pagpapahayag po ng katotohanan sa bayan Pilipinas sa buong mundo. Marami pong salamat, dakilang Ama, sa oras na ito, we declare, Jesus, that you are Lord God and Savior of our lives. Forgive us of all our sins, cleanse us, blot out all our iniquities and transgressions. Cleanse us with your holy blood. Make us holy in your sight. We invite the Holy Spirit to come into our hearts and be the temple of our life, O God, of our body in Jesus' name. And direct our path, Father God. Lord, let your will prevail in our lives in Jesus' name till the last breath of our lives, till the rapture of the church. Father, shield us, protect us, guide us. May we walk according to your ways, O Lord, in Jesus' name, the Son of the living God. Protect us, O Lord, and continually use us your instruments, Father God. Hallelujah, to make this nation and the kingdom of, and the nations of the world your kingdom, O God, in Jesus' name, the Son of the living God. Urarabashanda. Salamat po, Ama, lahat kaming nakinig at nanood, tinanggap si Christ bilang Lord and Savior ng aming mga buhay, hindi na po babalik sa bisyo at kasalanan, gagawa na lamang sa tamang kalooban mo, ang Holy Spirit ay nasa aming mga puso na siyang magpapatakbo ng aming buhay. Pinagaling mo kami ngayon. Ginawan niyo po kami ng himala. Brethren, right now, receive your healing and receive your mercy. Receive your success, victory, and deliverance. Glory to God. God will multiply your blessing. God will supply your all your needs. God will shield you, will protect you. Ibig sabihin, Jesus will be with us and for us, will fight for us, and nobody, no one, nothing can be against us, can win against us. Urarawa shiri ribiyanda lalabahanda. Sige po, taas po natin ang ating dalawang kamay sa patungo ng langit. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Salamat po, Ama, sa kapatawaran. Salamat po sa bagong buhay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Pangalan namin nakasula sa alat ng buhay sa kalangitan. Salamat po, Ama, sa kagalingan. Salamat po sa pagpapala. Kami po'y ginagamit mo para iligtas ang buong Pilipinas sa buong mundo at dalhin ang Pilipinas sa buong mundo kasama ang katawan ni Kristo Jesus na maging kaharian mo na ginagawa ang iyong kalooban hanggang sa huling hininga ng aming mga buhay. Patuloy na maririnig ang Thus Saith the Lord, radio, television, social media, at sa anumang kaparaan ng Panginoon, we will fulfill our high calling and perfect destiny in Christ, and continually our blessings will abound, Panginoon. Kaya po, Ama, salamat sa mga nananalangin, nag-aayuno at mga sumusuporta financial. Umapaw ang biyaya niyo po sa kanila. At ang hiling ko po, manatili silang tapat at magpapatuloy na tapat. Hindi nagda-doubt, hindi nagdadalawang isip, hindi nag-aalaala. Hallelujah. No double-minded, but single heart for Jesus, Father God. So, Father, right now, we declare, I, ourselves, our family, our church, the body of Christ, the Philippine Island, and the nations of the world, ordinary citizens, government officials, Malacanang Senate, Congress, Supreme Court, Judiciary, Regional Trial Court, private and public sectors, lahat po, Panginoon, ay kaharian mo, O Diyos, nagaganap sa perpekto mong kalooban. Salamat po, Ama ng marami. Sa iyo po ang kaluwalhatian ngayon, bukas at magpakailanman at tanging sa pangalan mo lamang. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. At ang bawal sa'yo magsabi ng Amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoong Diyos sa buhay. Glory to God. I-like natin, no? I-follow, i-share, i-repost, i-watch party, Kingdom of Jesus Fellowship International, i-like, i-subscribe, at isend pa rin sa mga kakilala nyo at mga kaibigan nyo, mga mahal nyo sa buhay. Huwag mo lang itong pinapakinggan, gawin mo ito, ha? Lalo na kung ikaw ay naligtas, pinagpala, napagiling, magandang ginawa sa iyo ng Panginoon. Lalo na ikaw ay attendi, pastora, pastora. Dapat gawin mo ito, no? At so, gamitin mo ito, i-like, i-follow, i-share, i-post, i-watch party, lahat ng mga nakapost sa Kingdom of Jesus Fellowship Page International, Facebook fanpage,
Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. At i-like, i-share, i-subscribe KOJF Church YouTube channel. Glory to God. At yung mga kaloob nyo financial, no? Kaloob nyo financial, pwede nyo nga ipasok yan sa BDO, Care of Pastora Roan T. Arisa. Pwede nyo ipasok yan sa BPI, Care of John Joshua Rasgo Carillo. Naka-care of lang po sa kanila, hindi po sa kanila yan. Pag mga padala, Palawan, Cebuana, LBC, Western Union, o anumang klaseng padala, kay Brother Eric Hepolanggo. Eric, E-R-I-C, Hepolanggo, G-E-P-U-L-A-N-G-O. Eric, E-R-I-C, G-E, Eric, G-E-P-U-L-A-N-G-O, Hepolanggo. Yun yun. Ito yung cell number ni Brother Eric para ite-text nyo siya. Brother Eric, nagpadala ako ng 5 milyon. Ganyan. Brother Eric, nagpadala ako ng 500. Ganyan. So, pakikuha mo sa Cebuana, sa LBC, sa Western Union o Palawan. Pakikuha mo. Ganun yun. Glory to God. Ito po yung cell number ni Brother Eric. Praise the Lord. 0933-874-2651 Brother Eric Hepolanggo. Si John Joshua Carillo, 0998-989-2963 Roan Ian T. Arisa. Roan Ian. Ano bang middle initial mo, Rek? Ilano po? G. G pa rin. Eric G. Hepolanggo. Pero sa mga padala, kahit wala ng middle name o middle initial eh. So, glory to God. Praise the Lord. So, si Pastora Roan, Roan, R-O-A, no? N-N-E. Tama ba? R-O-A-N-N-E. Yan. R-O-A-N-N-E. Magkasama yon. Tapos Ian, I-A-N, no? Tapos T. T. Tuldok. Middle initial. Tapos Arisa. A-R-I-Z-A. A-R-I-Z-A. Yan. Roan Ian T. Arisa. Yan. Also known as Pastora Chick. Yan. Yan. Si Pastora Chick. Yan. Si Ate Chick. Yan. Bata pa kasi yun eh. Huwag mong tawagin Lola Chick yun, ha? Pwede rin, Mami Chick. So, glory to God. So, ito po yung cell number niya. Kontakin niyo po siya. Ito po yung cell number niya sa 0933-863-9403. Yan yan. Tapos, yung sun yan eh, sun. Yan. Ito naman yung globe. Yung kay Eric, sun din yun eh. Ito naman yung globe ni Pastora Roan Ian T. Arisa, also known as Pastora Chi. 0917-157-4325. So, glory to God. So, mag-PM, mag-text, tumawag, anuman ang pwede namin ipaglingkod sa inyo, o anuman ang pwede nyo ipaglingkod sa amin at sa inyong mga pagpapadala. Lalo na sa mga panahong ito, gusto kong sabihin sa iyo, ito ang panahon na dapat magtipid ang bawat isa. Huwag gastos ng gastos eh. Kasi yung mga bibilin mo, baka hindi mo na kailangan yan. Huwag ka nang pumili yan. At yung mga mamahaling mga kakainin mo at iinumin mo, halimbawa kape, huwag alak ha. Eh kung mamahaling kape bibilin mo, yung murang kape na lang muna bilin mo. Yung mga mamahaling pagkain, eh murang pagkain na lang ang bibilin mo. Parehas lang naman lasa nun eh. Kami nga ngayon, di ba, no? Glory to God. Eh kami, ano eh, bahala na, gumagawa lang kami ng kung anong pwedeng iulam namin. Nag-discover kami ng kung anong-anong ulam. Mas masarap pa sa mga kinakain sa labas. Mas masarap pa sa mga dinideliver. Glory to God. Kaya mga kapatiran, mga taga-panood,
mag-isip ka ng magandang business sa panahon ngayon. Na-click, kunin mo yung kurso na napapanahon ngayon. At magtipid. At itabi ang pera. At huwag mo tong kalimutan. Ang iyong tithes, offerings, pledges, donation, love gifts, permissions, huwag mong kalilimutan na hindi ibibigay. Kasi kahit na marunong kang magtipid, at may trabaho at may negosyo ka, at kahit na ikaw ay masigasig, masipag, no? Pag hindi ka tapat sa pagkakaloob sa Panginoon, sabi ng Biblia, ang yaman ng masama, the wealth of the wicked shall be given to the just. No matter how hardworking you are, no matter how thrifty you are, no matter how you have nice job, business, nice course, because this is the time. You must choose a right job, a right business, a right course that is applicable nowadays. And you must be thrifty. But if you are not giving your tithes, offering, first fruits, pledges, donations, love gifts, missions, etc. to the kingdom of Jesus, in order for the Philippines to become a kingdom of Jesus and the nations of the world, to this right ministry that bringing the Philippine island and the nations of the world becoming a kingdom of Jesus, brethren, I tell you, you will fail. Kaya inaasahan ko ang patuloy mong pakikinig at pagpanonood, pagla-like, pag-share, pag-subscribe, pag-watch streaming, no? At patuloy na pagkakaloob. Glory to God. Praise the Lord. Kahit na ikaw ay lingkod ng Diyos at meron kang tinatanggap, may nagkakaloob ka pa rin para lalo kang maraming tinatanggap. Glory to God. Kaya nga minsan, merong isang kapatid, sabi niya, pinikapo ni kapatid na ganito, yung pong ganitong amount. Sabi ko, ano-ano ba yun? Kailangan liwanagin mo. Tithes, offerings, alin ba ron? First fruits, pledges, mission, love gift. Ano ba yung mga binigay mo? Kasi nililis na ng maayos natin yun eh. Nagpapasa tayo sa SEC, sa BIR. Hindi tayo kulurong. Ganun po yun, mga minamahal. Sa purihin ang pangalan ng Panginoon Diyos sa buhay, pansamantala lamang po during lockdown, Wednesday and Friday, 5 p.m. and every Sunday, 10 a.m. and 3 p.m. At sa kabila ng nakikita natin na hindi normal at yung sinasabi nilang new normal, abnormal pa rin ito, patuloy pa rin tayong manalangit, mag-ayuno at magtiwala sa Panginoon that God will make a way where there seems to be no way. So purihin ang pangalan ng Panginoon in behalf of my family and the Kingdom of Jesus Fellowship International, a kingdom that cannot be shaken. This is Ricardo Diaz Carillo. God bless you and God bless you more.